Hi guys, I'm Kenny and welcome back. It is back to school season once again and alam ko na madami sa inyo yung naghahanap ng quick and easy makeup look na perfect for school. Kaya naman sa video na to, yung gagawin ko is an updated back to school makeup look. Actually, let me correct that. Updated and affordable na back to school makeup look. Actually, medyo madami na yung mga minimal makeup looks na nagawa ko in the past na feeling ko naman perfect for school, kaya lang ang dami sa inyong nagre-request na gumawa ako ng updated, kaya eto, gagawa tayo ng bago. Ang bongga, di ba? Every year meron, so parang nagiging tradition ko na siya dito sa aking channel. Don't worry guys, kasi sa video na to may mga bago tayong product na gagamitin, may mga bago akong i-introduce, so bago talaga. To save time off camera ko na ginawa yung kilay ko, and for those of you na naghahanap ng affordable pang kilay na perfect for everyday, I have 4 recommendations. First is itong EB Advance Brow Define with Paddle Brush. Second is itong Careline Better Than Basics Brow Liner. Third is itong Color Pencil Germany ng Everbilena. And yung fourth and yung pinakamura kasi 65 pesos lang siya, is itong Careline Color Pencil. Lahat to nagamit ko na in the past and masasabi ko talaga na maganda yung quality nila for its price. Kasi kung hindi ako nagkakamali, lahat ng to parang less than 200 pesos and actually yung pinaka-expensive lang dito is yung EB Advance Brow Define. Tapos etong tatlo na to under 150 pesos, something like that. For this tutorial, I'm going to start by moisturizing my face and yung gagamitin ko is yung aking favorite na iWhite Korea Aqua Moisturizer. Super love ko tong moisturizer na to kasi maganda yung quality niya for its price, it's water-based and bagay siya sa kahit anong skin type. Kung naghahanap kayo ng moisturizer na perfect for everyday and yung hindi mabigat sa skin, I'm very sure na magugustuhan nyo itong iWhite Korea na Aqua Moisturizer. It is very hydrating, I promise. Tapos, maganda din yung feeling niya kapag nilalagay sa skin kasi parang meron siyang cooling sensation. For foundation, ang gagamitin ko naman today is itong super sikat na Crayons BB Cream from HBC. May ilan sa inyong nagre-request na gawan ko ng video itong product na to, but unfortunately, hindi ko na siya nagawa ng video kasi feeling ko masyado na akong late. But don't worry kasi nasubukan ko naman na to and today actually is my 5th time using this one and in fairness, it's actually very impressive. For its price na 85 pesos, actually sobrang nice ng quality niya. By the way, baka may magtanong sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Nilagay ko lang dito yung foundation para hindi ko na siya kailangan ilagay sa likod ng kamay ko. So ayun nga, balik tayo sa may BB cream. So kagaya nung sabi ko kanina, sobrang impressive niya for its quality kasi napakaganda niya. Dalawa yung shade na available dito sa may BB cream na to and that is yung Fair Lady tsaka yung Natural Beauty. Unfortunately, wala sa dalawang shade yung perfect match for my skin tone kaya ang ginagawa ko na lang is pinaghahalo ko sila. Imagine, di ba, for 85 pesos, makakakuha ka ng BB cream na may ganitong klaseng coverage. Like, saan ka pa, di ba? This one is actually becoming one of my go-tos lately, especially kapag kalalabas ako and gusto ko lang is yung very sheer na coverage. Like, para lang mag-even yung skin tone ko, etong BB cream na to, okay na okay siya for that. By the way guys, when it comes nga pala sa inyong base or foundation, it's up to you na kung gano'ng kadami or kakaunting coverage yung gusto nyo kasi it's all about personal preference naman, so kung ayaw nyo ng sobrang kapal, of course, huwag nyo damihan. Pero kung gusto nyo namang magpakak and talagang pasabog na full coverage, then by all means, kung pwede naman sa school nyo, edi ilaban nyo. Syempre, di ba kapag ka-estudyante ka, palagi kang puyat, palagi kang stressed, palagi kang pagod, and usually, nagkakaroon ka ng eye bags. At syempre, hindi yun nakaka-cute tignan, so para mawala yon and para magmukhang fresh yung under eye, maglalagay lang tayo ng concealer. Today, yung gagamitin ko is yung aking Age Rewind from Maybelline in the shade Light, and what I'm gonna do is, ilalagay ko lang siya sa aking under eye tsaka sa highest points ng aking face. Bago natin iset ng powder yung face, maglalagay na ako ng blush and for today's video, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorites ko which is yung Colourette Cosmetics Colourtint and Zola. Para sa akin kasi talaga, mas prefer kong gumagamit ng tint sa aking cheeks especially kapag kaalam kong wala ako sa bahay buong araw dahil mas long lasting siya and minsan hindi mo na kailangan pang i-retouch. Sobrang daming tints na available in the market ngayon pero for me talaga, ang isa sa mga pinaka-favorite ko and palagi kong nire-recommend is yung Colourette Cosmetics Colourtint kasi talagang ano siya, tried and tested ko na ever since. Sobrang gusto ko talaga yung formula ng Colourtint and isa pa sa nagustuhan ko sa may tint nila is that very ano siya, inclusive. Maputi ka man, morena, or talagang deep yung kulay mo, I'm very sure na may shade ng tint sa may Colourette na babagay sa inyo and magugustuhan nyo. Di ba tignan nyo, ang fresh lang ng itsura ng tint kapag kanilagay sa skin
It looks very natural. Tapos, sobrang reasonable pa ng price. Like, 250 pesos lang siya, diba? So, sobrang sulit kasi a little goes a long way. Kasi, tingnan nyo, diba? Tatlong tuldok lang yan, pero sobrang dami niya na. It's very pigmented talaga. Sis, ang OA nung nalagay ko, dapat pala konti lang. Oh my God. Nakakaloka. But that's okay kasi mabilis lang naman siyang gawa ng paraan and I'm gonna show you kung paano. Kapag na-overwhelm kayo and nagkaganito yung itsura ng cheeks nyo dahil sa tint, ang gawin nyo is bumalik lang kayo sa may foundation brush nyo and i-dab nyo lang siya on top. This will help na mas magmukhang natural yung tint and medyo mabawasan siya. Also nga pala guys, kung papipiliin nyo ko between water-based, gel-based, and yung mga oil-based na tint, for me, mas prefer ko yung oil-based. Especially if you have skin textures like me. Mas naano kasi yan, na-emphasize ng water-based tints yung mga ano, pimple marks and yung mga pores. So, I suggest na gumamit na lang kayo ng oil-based. Based on my experience lang naman, but kung hindi nangyayari sa inyo yun, congratulations, naiingit ako. If you have oily skin, pwede kayo mag-bake and yung maire-recommend kong powder is itong powder ng Vian. Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Actually, wala talaga akong balak mag-bake today, but for the sake of this video, magbe-bake na din ako and eto nga yung gagamitin ko, but sobrang konting-konti lang para lang medyo maset yung ating under eye and yung area na nilagyan ko ng concealer. This time, para naman iset yung mga areas ng face ko na wala pang powder, yung gagamitin ko is yung aking current favorite and sobrang dumi na, na Vice Cosmetics Duo Finish Foundation in the shade Putinamez. I love this one, nakakaloka. I've been using this non-stop ever since I got it and actually, feeling ko medyo ano na siya, malapit nang mag-hit pan. Super nice ng powder na to kasi it adds a little bit of coverage tapos it's very lightweight on the skin. And speaking of hit pan, oh my God guys, nag-hit pan na ako. Wait, hopefully makita nyo. Ayan, oh my God. Nag-hit pa na siya, nakakaloka. Calling the attention of Vice Cosmetics team, kung may nanonood man po sa inyo, baka naman. Oy, charot lang guys ha, baka may maniwala sa inyo. Pero syempre, diba, kung gusto niyo naman pong magpadala ng backup, alam niyo naman po yung address ko, so gulatin nyo na lang po ako. For bronzer, ang gagamitin ko sana today is yung aking favorite na Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Kaya lang, super dami niya ng exposure, so pahinga muna siya. For today's video, ang gagamitin ko na lang is itong Focalure na pressed powder in the shade 03 Bronze. If you guys want to know how I feel about this product, I suggest na panoorin nyo yung aking full face or trying Focalure makeup kasi nireview ko siya doon. But for those of you naman na tinatamad panoorin yung video na yon, nakakainis kayo, charot. No, for those of you na walang balak panoorin yon and gustong malaman how I feel about this one, obviously gusto ko siya kasi ginamit ko siya. And as usual, ang gagawin ko lang is ilalagay ko siya sa my outer perimeter ng aking face. Para lang hindi siya maputlang tingnan kasi kung hindi tayo magbo-bronze, parang sobrang flat tignan ng skin and wala siyang buhay. So, para gawin siyang mas alive and pakak na pakak, ayan. Mag-bronzer tayo. Hindi ko alam kung ako lang guys ha, pero parang na-notice ko na dito sa atin sa Pilipinas, yung mga nagme-makeup usually hindi sila naglalagay ng bronzer, no? At kung isa kayo sa mga yon, I suggest na ihalo nyo siya sa inyong makeup routine and I swear, sobrang magugustuhan nyo siya. Iba kasi talaga yung effect na nabibigay ng bronzer sa skin, like, mas nagmumukha siyang buhay, mas nagmumukha siyang, alam nyo yon, may... Basta, mas bongga siya, yun na lang, to make it short. Para naman ibalik yung glow sa ating skin, what I'm gonna do is maglalagay ako ng highlight and yung gagamitin ko is itong Nichido Halographic Illuminator. As you guys can see, apat yung shades dito na meron and yung gagamitin ko is this one. Konting-konti lang actually para lang magkaroon talaga siya ng glow kasi kung sobrang intense naman and pakak, baka award din na tayo ng guard. So, medyo gawin natin siyang subtle lang. Syempre, huwag natin kalimutan ang tip ng nose and yung ating Cupid's bow. Pwede din kayo maglagay ng konti dito sa may brow bone area para mas magmukha siyang lifted. And of course, sa may inner corner. Tsaka dito konti sa may forehead. Maglagay tayo para kapag ka tumatagilid tayo, medyo may glow din siya and hindi siya flat. Hindi na ako magmamaskara sa video na to kasi after this, buburahin ko din siya and mahihirapan lang ako magtanggal. But if magmamaskara ako, yung gagamitin ko sana is itong Fashion 21 na Double Up Mascara. This one is actually one of my favorites kasi it's waterproof and talagang nagla-last buong araw tapos hindi siya mabigat sa may lashes. Meron kasing mga ganong mascara, diba? Dahil sobrang thick ng consistency niya, bumabagsak din yung kinurl yung lashes, but with this one, hindi nangyayari yun. This one, kung hindi ako nagkakamali, is around 180 to 200 pesos lang ata, super mura. You can use whatever the f*** you want. Joke lang. Pagdating sa may lips, of course, nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng lip tint,
lip balm, lipstick, liquid lipstick, whatever. Pero para sa akin, and kilala nyo naman ako, diba? I love glossy lips. Yung gagamitin ko today on my lips is yung bagong product ng Careline, which is yung Careline Stain Gloss. Madami sa inyo yung nagtatanong kung bakit hindi na mabili yung ginagamit ko laging gloss ng Careline, and sad to say, pero hindi na pala siya available. So for those of you na naghahanap ng parang substitute sa may ginagamit ko, I suggest na subukan nyo to kasi guys, ang bongga niya. Diba ang pasabog lang niya, and what's great about this one is that kahit mabura yung gloss, talagang naiiwan yung stain, so hindi kayo kailangan mag-alala kasi hindi mawawala yung kulay niya. This is the completed look. This one actually hindi lang siya for school, pwede din for work kasi konting tweak lang, like gawin yung mas intense yung kilay, mas bold yung lipstick and yung blush, okay na. And ano pa ba sasabihin ko? Ayun lang. Sa mga subscribers ko and nanonood sa akin na malapit nang magpasukan, I just want to say good luck and galingan nyo kasi para sa future nyo yan. Huwag sana kayong tamaring mag-aral and i-enjoy nyo lang kahit minsan nakakapagod kasi diba, sayang naman yung effort na binibigay ng magulang nyo para mapag-aral kayo. Imagine diba, ang daming batang gustong makapag-aral kaya lang hindi nila magawa kasi wala silang means. Diba ang taray may pa-life lesson sa dulo. That is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo and sana kahit papaano may mga natutunan din kayo. Thank you guys so much for watching and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!